Nga, inalungkot ako, nawalan ka ng trabaho, bigla akong iiyak. Feeling ko, katapusan na. Kung nanonood ka, nayupak ka, katulpo ko sana yung hayop na yan eh. Tinignan ko sa Facebook. Ano yung nakita mo sa Facebook? Yung kasi ang mahirap maaari, pag alam nilang artista ka, ang na, pumapasok agad sa isip nila, kumikita ng pera yan. Hindi akong biktima ng ganyan. Kung naging pabaya ako na, sorry, pinapakaliit mo ba para ramdaman yung ganyan? Sabi ng nanay ko, huwag ano lang umuwi. Kasi kailangan natin mapanipiliwan ako. Gusto ko na rin magpakamatay ng araw na yun, kaya lang naisip. Saka ang mga kakapatid, mga black sheep ang tawagin. Ma, bakit? Para mas pinapaguran mo sila. Kasi anak, sila yung kawawa. Sila yung wala. Di ba parang tinuturoan mo sila maging tamad? Ganun talaga mga nanay. Galit siya sa akin. Pag meron naman, nag-aabot naman, di ba? Pero sana pag hindi na pagbibigyan, huwag naman magsasalita na kung ano-ano. Magandang gabi eh. Ay, uy, bakit? Oro namang ano? Hindi, joke lang. Ayan, bisita po natin ngayon ang matagal ko ng kaibigan. Nagsisimula pa lamang siya at contestant pa lamang siya sa Clown in a Million. Ando na ako bilang kurado. Diba? Ayan, sino pa nga bang ating tinutukoy? Walang iba kundi, ano nga pangalan mo? Jennifer. Pokwa. Jennifer Pokwa. Ayan. Okay, Jennifer. Kala ko nawawala ka. Tangkad zagat, Jennifer. Ayan, Diyos ko. Ayan, tagal na namin hinihilitan si Maring Pokey dahil napakaabala. Eh, siya na ang nagbigay ng schedule. Maraming salamat sa'yo, Maring. Yes. So, ang una kong tanong kay Maring Pokey ay, paano naka-apekto sa iyo ang pandemya? O naging productive ka ba during the pandemic? Naging epekto niya sa akin. Alam ko hindi lang sa akin, marami. No? Siyempre, nalungkot ka, natakot ka para sa pamilya mo. Siyempre, di ba? Alam mo naman ako, napaka-protective ko sa mga anak ko eh. Sa pamilya ko talaga, na hanggat maaari. Walang lalabas. Kung lalabas man, isa lang. Alam mo, isa lang. Tapos pag-uwi sa bahay, diretso sa ligo. Alam mo, sobrang yung tinatawag doon yung pag-iingat mo. Pag-iingat yung protocol sa bahay. So, hindi ako mapakali. Laging feeling ko pag may katabi ako, may virus na agad. So, ganun ako kaano. Ganun naging effect sa akin ng pandemic. Kasi syempre, unang-una buhay pa si nanay nung panahon na yun. Meron akong senior, meron akong bata sa bahay. So, dami kong iniingatan. Sarili ko, bawal akong magkasakit. Dahil, alam mo naman, Mars, akong inaasahan sa bahay. Correct. Oo. Ilan nga kayo magkakapatid? 12 lang. 12, di ba? Ano ba naman? Napakalita bagay. Buhay pa lahat. Buhay pa naman. I mean, di ba? Wala pang bumibigay. Wala pa, awa ng Diyos. Thank you. At walang naapektuhan ng COVID-a. Oo. At saka, yung nga, inalungkot ako, di ba, nagsabay-sabay, yung nawalan ka ng trabaho, tapos pumasok pa tong pandemic na to. Sobrang dumating na yung oras na bigla akong iiyak. So, parang feeling ko, katapusan na. Pero hindi. Siyempre, pag nanonood ka ng news, may nakikita ka ng mga kababayan natin na mas nakakaawa sa sitwasyon ko. Kumbaga, mas parang inanok sa sarili ko, ang inaarte-arte mo, huy. Tignan mo nga yung ibang mga kababayan dyan na mas maswerte ka pa rin. So, imbes na nag-arte-arte ako, nag-iiyak ako, alam mo yun, umisip ako ng way na, alam mo, sabi ko, bless naman ako, bakit help them. Kahit sa maliit na paraan, especially yung mga, mas, yung mga nawalan din ng trabaho na kasama natin sa ABS, na mas maliliit ang sweldo. So, yun, sabi ko, kahit papano naman, meron naman kinikita pa, may naisubi-subi naman, diba? Yun, doon ako na nilibang ko yung sarili ko, imbis na nag-iiyak ako sa madaling araw. Kasi may time na bumabangon ako ng madaling araw, iiyak lang ako eh. May ganun eh. Inano ko yung sarili ko. Umiiyak ka, pero may dahilan. Oo. Siyempre, diba? Yung natakot, lungkot, diba? Sabi ko, ginawa kong inspirasyon yung mga tao na mas, alam mo, yung mas less fortunate kung tawag. Mas wala. Sila yung nag-inspirasyon ko na parang lumaban, di ba? Imbis na mas mapaghinaan ka ng loob, edi nag-isip ako na help them kahit pa paano, di ba? Yung
abot-abotan mo sila, maliit na bagay, pero pag nakikita mo yung napapangiti mo sila, na parang nabibigyan mo sila ng pag-asa, yun ah. Doon ako umugot, Mars. So, sa ngayon, ay ganun pa rin naman na pag ikaw ay bigla na lang babangon at iiyak, nangyayari pa rin yun? May pamisa-misa na lang. Pamisang, ano-ano na lang. Makadala na lang yung ng aking menopause. Ah, okay. Nag-menopause diba? Ka na. Oo, may ganun din, di ba? Oo. May mga ganun ano na rin. Pero, nagiging vocal ka rin sa mga nangyayari sa paligid mo. To a point na yung iba ay sinasabing, anong ambag ni Pokwan? Oo. Well, marami naman tayong sa industriya ng mga natanong ng ganyan. Alam mo naman sa sarili mo kung anong ambag mo, hindi ko na kailangan elaborate. Ito ang ambag ko, isa-isahin ko pa ba? Hindi na, alam naman natin yun kung ano. Pero hindi ka ba nabubuisit sa gano'n na, bakit tinatanong mo ako kung anong ambag ko? Oo, siyempre nakakabuisit, di ba? Pero hayaan mo sila yung mabuisit, di ba? Hayaan mo na lang sila. At least ako, alam ko sa sarili ko, bilang mamamayang Pilipino, bilang nanay, alam ko kung ano yung obligasyon ko, ginagawa ko. So, katulad nito, Marin Pokwang, ikaw bilang nanay, hands-on ka rin sa mga anak mo. Oo. At the same time, naggagawa ka rin ng mga produkto. Yes, yung aming mga negosyo. So, paano mo napaghahati yung katawan mo? At syempre, nag-artista ka din. Okay, so again, pamilya na naman ang gugutan mo niyan. Di ba? Okay, pandemic. Walang masyadong kita, walang tayo masyadong racket. In fact, ang daming na-cancel ng mga shows abroad. Alam mo naman yan, di ba? Sa isang taon, dalawang tour. Oo. Ginagawa namin, concerts. Uh-oh. So, kalungkot kasi ang dami, yung iba nakapag-down na nga. So, imbis na gano'n, nagtutok ako dun sa negosyo namin and nag-isip ako ng paraan na kumita, na mas palawakin pa yung aming negosyo. Kaya sabi ko, why not i-try ko yung aking chicken, di ba, nagluluto ako naman. Kasi nagustuhan ng anak ko yung lasa ng manok ko. So, yun, naghanap ako ng, alam mo bang nag-ancho pa ako dyan sa yung pang-grill ng chicken? Ang tawag doon, Mars, yung... Oo, yung malaki, parang oven ng chicken. Yung dimotor, yung ginagamit ng mga undocks. Customized. Oo, nagpagawa ako kung nanonood ka, nayupak ka. Katulpo ko sana yung hayop na yan eh, naawa na lang din ako. Mars, binayaran ko na, fully paid, walang dumating sa akin na ano. Oh my God. Walang dumating. Tapos, pinuntahan namin. Kaya kilala mo ba? Banggitin ko ba? Hindi, kilala mo ba? Kaya mo siya hinire? Oo, kasi nung una, nagpapagawa ko sa kanya ng mga stainless ko na sa kitchen. Na nagagawa naman? Oo, nagawa naman. Nung sumunod na, parang ano nangyari na? Walang, ano, hindi niya ako sinasagot. Nung pinuntahan namin sa Caloocan yung ano, kung sino-sino na yung tinuturo niyang tao, sino-sino tinuturo niya. Wala. Natapon yung 58,000. Wala yung 58,000 ko, walang nangyari. So, naghanap pa rin ako ng ano, ng... Medyo napamahal ako doon sa pangalawa, pero at least kahit mahal, totoong tao yung kausap ko. Tumating yung product, tumating yung order ko, medyo mahal nga lang. Kasi yun, hihihahan ko, yaw na. Inyo na yan. Oh, paano yan? Nangibabaw ang awa mo? Kasi nakita ko yung ano, nakita ko yung tinignan ko sa Facebook. Ano yung nakita mo sa Facebook? Kasi Mars, di ba nabalil na nga ako ng trabaho sa... Sinitinry kong... kumita. Yung pinambayad ko sa kanila. Yun yung isusabi-sabi ko na lang dahil gusto ko nga mag-start pa ng isang negosyo. Pero napinig na ako sa Facebook yung kalagayan nila. Nawala yung galit ko. Parang naiinis pa rin ako kasi parang feeling ko tinutulungan ko na kayo eh. Tapos niloko ka pa. Nakita ko may mga maliliit na anak. Pero sana sabi na lang kayo sa akin. Ano, di ba parang natulungan ko pa kayo? Kasi kapag pinost ko yun sa social media, kung marami ko order sa iyo eh. Di ba? Nanungkot lang ako kasi bakit kailangan natin mag... Kasi ako nga, ginawa ko yung lahat ng paraan para kumita. Ginawa ko yung lahat ng paraan para makatulong sa maliliit na mga negosyante. Di ba? Alam mo yan, yung mga nagpapadala sa atin ng mga pagkain. Ipopost mo lang, masaya na sila. Kasi marami kong ma-order sa kanila. Sana ganun na lang yung ginawa niya sa akin. Tulungan niyo po ako, ganyan. Para marami kong magpagawa sa akin. Tutulungan naman kita. Pero sana hindi nila na pinagpagura din natin yung pinagbabayad. Yung kasi ang mahirap nga rin. Pag alam nilang artista, papi, ang pumapasok agad sa isip nila, kumikita ng pera yan. Yung imbis na pagtulungan tayo, alisin nila yung sa isip nila na artista naman yun. Wala kong kumita yan. Hindi ho, pinagpupuyatan din namin po yun. Diba? Bakit bit-bit mo pa rin yan sa puso? Nakakawa lang kasi ako sa sarili ko. Parang
tumulong ka ng lahat. Pinagpaguran ko yung pera na yun. Nagpuyat ako. Pwede pa akong magka-COVID dahil lumalabas ako ng trabaho lang. Diba? Yung tinulungan mo na, ganun pa. Pero yung tinignan ko nga sa social media, yung Facebook niya, naawa din naman ako. Kailangan niya talaga ng pera. Pero sa akin, hindi sa ganun paraan niya kinuha. Pwede ko pa nga siyang tulungan, diba? Baka nga ngayon, kung naging mabuti lang siya sa akin, baka ang dami kong naibigay na customer sa kanya, diba? Okay. Lumapit ba sa'yo yung tao para humingi ng soul? Hindi. Wala. Wala. Or pinagmalakihan ka pa? Eh, ang kumakausap kasi sa kanya si Marvin, yung manager ko nga ang kumakausap, minakontak sila. Di parang noong una nagtatapang-tapang pa. Sabi ko, Bin, ayoko na, tama na. Naano lang ako, hiyaan mo na. Diba, ipasa Diyos mo na lang yan kung ano. Sa sila masaya. Pero sana, ako na yung last na biktima nila. So, paano malalaman ng iba yan kung hindi naman ikaw ang last victim yun dahil hindi mo naman na-i... Ito na lang, lesson learned na lang na huwag tayo mag... kasi ako, sobrang nagtiwala kasi ako eh. Sobrang nagtiwala ako, binigay ko na agad yung bayad ng buo. Sana, i-ano muna natin talagang makita natin yung produkto muna. Hulugan muna. Oo, yung talagang huwag mubuuin. Kasi ako, sobrang nagtiwala nga ako, binigay ko na agad ng buo eh. Wala, walang dumating sa akin. So, hanggang sa umorder na lang ako ng isa pa ulit. Pero this time, hindi ko binibitawan yung pera hanggang di dumarating sa akin. Kaya, yun. So, tinuring mo siyang tuition fee para lang matuto? Oo. Kailangan eh. Pero, hindi lang yun ang naman yung tao lang na naloko sa'yo or marami. Ng isa. Marami. Marami. Lagi ka bang biktima ng ganun? Lagi akong biktima ng ganyan. Lagi akong biktima ng ganyan. Siguro nga, kasi dahil masyado akong maawain, Marcy. Alam mo naman, masyado akong naaawa kasi pagka, sa aalokin ka, ang ganda nung ano, pagdating sa'yo, ay, yung expectations versus reality. Huwag dumarating, uy, ito na yun? Ano to? So, naaawa na lang ako, sige na nga. Diba? Pinagbibigyan mo na? Oo, pinagbibigyan ko na lang din. Minsan, umorder ako ng, ano, kasi mahilig na ako ngayon, pa-COD na lagi. COD. Sino si COD ko na? Dati kasi, di ba yung babayad ka sa GCash, pinang walang dumarating. Wala talaga. Uh-oh. Wala, tapos pag tinawagan mo, wala mo. Oh my God. Di mo na makuha pa. At ngayon talaga sabi ko, wala, kailangan, bago ko bayaran, nakita ko muna. Pero sana huwag tayong ganun, di ba? Huwag tayo kasi pinagpapaguran po yung binabayad sa inyo. Hindi ho namin yan. Tanggalin nila sa isip nila na pag-artista kumikita yan. Malakas naman kumita yan eh. Nagbabayad po kami ng tax din na malaki. Tsaka marami din po kami binubuhay. Diba? Mm-hmm. Naloka kasi. Anyway, so sa mga post mo sa FB, dahil magka-FB naman tayo, oh. Nakikita ko minsan yung meron pa rin kwarto yung anak mo. Oh. Yung namatay. Oo. Oh, si Shin. Oh, si Shin. Oh, hindi, hindi. Kahit siguro mawala na ako sa mundong to. Eh, hindi ko siya yun. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kahit saan kami lumipat na bahay. Lagi siyang may kwarto. Lagi siyang may sarili kwarto. Oo. Siyempre na MMK na yan, di ba? Yung, ito ho yung anak ni Poki na hindi niya nakita na yung mga huling sandali hanggang sa mailibing. Oh, nagtatrabaho ko sa Dubai, sa Abu Dhabi. Oh, tapos? So, andun. Bago pa lang ako umalis, alam ko eh, parang may naramdaman na ako, may nararamdaman yung bata sa katawan. Hindi lang ako sure ano ba talaga yung sakit niya. Pero nung nandun na ako sa Abu Dhabi, pina-CT scan siya. Sinabi kasi nung doktor na, ipa-CT scan nyo kasi iba yung paano siya maglakad, yung mata niya. Kailangan nyo siya ipa-CT scan. So, ilan taon siya nun? Magpa-5. Okay. So, nung pina-CT scan, doon nga, nakita na may tumor sa utak yung bata. Pero inborn daw yun, congenital, na nandun na siya. Hindi lang namin agad na agapa na o na nakita na may... Yun ko na tinatago nila sa akin na ganun yung resulta ng CT scan. Hindi ko alam kasi siguro dahil mag-birthday ako noon. Kayo ka nila mag-alala. Ayaw nila ako mag-alala dahil malayo ako. Pero yung ano... birthday ko, kausap ko siya. Sariwa pa yung boses niya rin. Nabilang niya na, Mama, masakit. Sabi ko, ano masakit? Ulo masakit. Sabi ko, huwag ka masyado kasing nod na nod ng TV. Sabi mo lang? Oo. Hindi man nila sinabi sa akin na gano'n na pala yung ano. Then,
Finally, siguro, muhugot lang sila ng timing pa paano sasabihin sa akin yung resulta nung sitis ka nung bata. Sinabi na nila sa akin na, siyempre, parang akong binuhusan ng, hindi ko alam, anong gagawin ko ba? Paano? Hindi ka pa artista? Hindi pa ako artista. O, at W pa ako nun. Saan ako, nagkulang ako, magiging, hindi na naging pabaya pa ako nun. During na pinagbubuntis ko siya. Kung naging pabaya ako nun, sorry. Pinapakaliit mo ba para ramdaman yung ganyan? Sinabi nila sa akin yung September na, kasi sabi ko, hindi naman kinaya ng bata. Hindi naman siya na-operahan. Dapat na naka-schedule siya ng September. Oo-operahan siya. Pero nagbumigay siya September 23. Siguro na-stress na rin yung bata dahil sa dami ng mga aparato, mga ano sa kanya. 23. Ba't ka nga ba hindi naka-uwi? Kasi nung time na yun, ayaw nilang sagutin yung plane ticket ko. Gusto nila ako yung dahil makakontrata ako ng 6 months, hindi pa tapos. Meron pa akong 2 buwan para tapusin yung trabaho ko. Ayaw nilang sagutin ng agency. Sagot ko rin ito, masahe ko kung uuwi ako. Ang ginawa ko, nagsulisit na lang ako sa mga kapwa ko, Pilipino doon. Kaipon ako ng pera, siguro mga nasa 50,000 plus yung naipon ko. Sabi ng nanay ko, huwag ano lang uuwi. Kasi kailangan natin papanibili yung anak ko. Kasi yung perang iuwi mo, napandala mo dito para may decenting living yung anak mo. Kasi yung mga tulong na binigay sa akin ng mga Pilipino, akala ko pang paggamot ng anak ko, hindi. Pero hindi na nga siya umabot, pero pinagpalitin na lang sa kanya. Hindi ako nakauwi, pero sama-sama na loob ko kasi. Kasi gusto ko siya masamahan sa uling oras, sa uling araw niya. Kasi sabi nga ng kapatid ko, tinatamag yung pangalan ko. Yun yung panghihinayang mo na, na kung may pera ka lang. May pera lang ako. Kung may sapat lang ako pera nung araw ko. Siyempre yung mga kapwa ko, OFW, yung mga wala din naman pera sila. Ako nag-try lang silang tulungan ako. So, kahit papano, magkapag-apag sila. Hanggang sa natapos ko yung mula na sa airport, dumiretso na ako sa cemetery. Para masakit, masakit-sakit talaga. Na habang nakaburol yung anak mo, ano yung ginagawa ni Poki doon? Tuloy pa rin ang trabaho ko. Tuloy ang trabaho ko. Pinagpahinga lang nila ako na isang araw nung nalaman na patay na yung anak kong lalaki. Pinagpahinga lang nila ako. Pero syempre, hindi ka rin makapagpahinga. Dahil iyak din ako nung iyak ng type na yun. Parang pinabantayan nga nila ako noon. Kasi parang gusto ko na rin magpakamatay nung araw na yun. Kaya lang naisip ko, meron akong anak na babae, si Maymay nga. Kailangan ko pang lumaban para sa anak ko. So, every time pupuntahan mo yung anak mo sa kwarto niya, ano lagi mong sinasabi sa kanya? Hindi ka mawawala sa amin. Sa puso namin. Na kung ano yung meron ako ngayon, anak, alam ko ikaw ang dahilan. Kasi alam ko, nagdarasan mo kami. Salamat. Nagabayan mo kami ng mga kapatid ko. Kasi pag nalulungkot ako, may mga nangyari sa akin, alam niyo, sa buhay na parang nati-disappoint ako. Siya lagi kinakausap ko yung picture niya. Niyayakap ko. Tapos minsan mapapaniginipan ko siya. Alam mo, madalas ko siya napapaniginipan yung edad niya na, yun, yung edad niya na 5 years old siya. Yung t-shirt na violet na binili ko sa Japan, yun ang suot niya. Tapos nakangiti siya. Meron isang panaginip na andun siya. Tapos nagpakarga. Pero nung time, bumili ako ng 2 hotdog sandwich. Sabi, ba't 2? Ay, ako lang naman kakain at 2. Tapos nakita ko siya, tumatakbo sa akin. Tapos, ma, ganyan ka. Oh, ganang malungkot, ma. Okay na lahat. Okay na ako. Okay na lahat. Masaya na ako. Gunan din siya. Ako lang bahala. Kaya minsan pagkaalam mo, pagkayong, bawi, isang ako ng loob. Saan nangyari? Masama loob ko. Ano. Siya lang kinakausap ko. Siya yung picture niya. Gumagami yung pakaramdam. Alam mo, parang pakiramdam ko na yung kinukomfort ka niya. Na pinaan niya na, andito ako, ma, huwag ka mag-alala.
at inattribute mo sa kanya lahat yung success. Lahat po. Ano yung meron ako ngayon? Siyempre, yung panalangin binigay sa atin ng Diyos. Diba? And yung naniniwala din ako, yung anak ko. At siyempre, kitang-kita rin namin kung gaano mo kamahal si Mami, si Nanay Gloria. No? Dahil ako mismo na witness ko na sa'yo nakatira si Nanay. Bakit ganun kamahal ni Pogi si Nanay Gloria? Oh, kasi lahat naman ng nanay, di ba, nagsasakripisyo sa mga anak, di ba? Kahit tatay, magulang. Pero kasi yung nanay ko, para maalagaan mo kaming 12. 12 kami na, na walang pagkain, sapat. Diba? Kasi maagang nawala ng trabaho tatay ko. And then, hindi naman din siya agad-agad nakakuha ng trabaho. So, kanya-kanya kaming kayod sa buhay. Alam mo naman yan, sa edad na 8, naglalako na ako dito sa simbahan ng Antipolo, nagtitinda na. So, para to survive, yung pag-aaral namin, alternate kami. So, this year mag-aaral ka, next year siya muna. Ganun kami, bibigayan kami kasi nga hindi kaya, wala talaga. So, yung nanay ko, kita ko talaga yung ano niya, yung sakripisyo niya sa amin na sir, hindi siya kakain, iyan na lang yung sa amin. Talaga, oh, ito ah, anak, oh, ano. Saka nararamdaman mo talaga yung pagmamahal talaga na genuine talaga na alam kong gutom siya, alam mong gutom siya. Pero sabi, hindi, ay na kayo, sumubo na ako kanina, para ganun, pero hindi. Susubo na lang niya talaga. Talaga, yun talaga yung literal. Yung unahin niya talaga kami. So, grabe yung nanay ko talaga. Pagmamahal niya sa amin. Tsaka, minsan yung mga nararamdaman na pala, hindi niya sinasabi sa amin kasi ayaw niya na mong problema. Which is, inano ko rin naman, ma, sabi ko, bakit kailangan mo i-sekreto sa amin na ano pala? Kasi ayoko na mong problema ka. Dami-dami mo na mong ano, ganyan-ganyan. Sabi ko, ma, mas magiging problema kung, yan, tulad niya, diba? Lalala. Ganun siya. Ganun siya. Tsaka yung mga kapatid ko, minsan, kapatid, di naman lahat perfecto. May mga black sheep kung tawagin. Mas yun ang inaano niya. Yung minsan nag-aaway nga kami, nagkasagutan kami ni Mama. Sabi ko, ma, bakit parang mas pinapaboran mo sila? Na, alam mo yun, yung hihingi lang. Kasi ano, sila yung kawawa. Sila yung wala. Eh kasi nga ma, choice nila yun eh. Ayaw nilang kumilos. So, di ba parang mas ano pa na tinuturoan mo sila maging tamad? Ganun talaga mga nanay. Mararamdaman mo din yan pag ano. Kasi sabi ko, pero kasi ma, hindi ko tuturuan na ganyan ang anak ko eh, na umasa sa hingi. Well, then, kita ko na lang din, ah, okay na, talaga, hindi na talaga, ganun talaga siyang nanay. Ganun siguro ang nanay. Diba? Talagang di matiis yung nanay. So, inintindi ko na lang din. Kaya nung ano, actually, yung sakit niya na dementia, naramdaman namin yun. Galit siya sa akin, sabi niya. May hinahanap siyang bagay. Nasa yung mga tropilo. Tropilo. Orange na tropilo. Yung ganyan, ganyan. Ang dami niyang hinahanap. Tsaka, bakit dito ako? Doon ako nakatira sa may tulay. Oh my God. Yung ano yun, yung bahay namin sa Inulugan Taktak. Oh. May tulay. Eh nung nagkaroon siya ng dementia, artista na ako eh. 2013, nakaluwag-luwag na kami. May pag-mineral water na kami. Oh. Naghahanap siya ng tropilo. Yung ginahanap niya ng tropilo na ano, yun yung tropilo nung maliliit pa kami. Hindi ko na nga lang, sorry, pabinahanan nga yun. Oh, yun yung ginahanap niya. Tapos sabi ko, nag-usap kami ng kapatid ko si Nino, noy, parang ano na si Mama, pa-check na lang. Yun, lumabas na na may dementia. May mga signs. Kasi naghahanap siya ng alas 2 ng madaling araw, lalabas, uuwi daw siya. Buti nahaharang ng guard. Saan po kayo pupunta? Uuwi ako. Eh, ito po yung bahay niyo, hindi yan ang bahay ko doon malapit sa may tulay. Yung pala daw pala talaga yun. Ano yung memory mo nung ano kayo yung naiiwan? Pero kahit ganun ang nangyari kay Mama, happy pa rin ako kasi at least bago nangyari lahat yan, bago siya nawala sa amin, natupad ko yung pangarap ko sa kanya, yung pangako ko sa kanya. Ma, sabi ko, bibigyan kita ng malaking bahay, bibigyan kita ng mag-alahas. Kasi nung bata daw ako, kinikwento sa akin ni Mama, nung maliit ako, lagi ko daw sinasabi, bibigyan kita alahas. Ibigyan ka talaga magandang bahay. Lagi ko daw sinasabi yun. Tapos, meron kami kaibigan na mamumula, sumalangit na wang, si Ate Elby. Ano kami doon, pagka magpapasko kasi si Mama pumupunta doon na parang magluluto. Tinitignan daw ako nung ano mamumula. Sabi ko nun, alagaan mo yung anak mo yan. Papayamanin ka yan. Talaga? Oo. Alagaan mo yan. Kaya sabi ng nanay ko, naku, ito na yata yung sinasabi ni Ate Elby na ano. Swerte niya. Oo, sabi niya. Kaya, kung nabilang ko siya ng set ng alahas, sabi ko, ano bang gusto mo? Siyempre, gusto ko sing-sing, ikaw, ganyan-ganyan. Nabilang ko siya,
iyak siya, nag-iyak no, kasi birthday niya yun. Birthday niya. Tapos, kumamigip ako sa'yo. Siya na-iyak. Iyak. Iyak na yun. Tapos yung nabagawa ko yung bahay. Eh, kumbaga, happy na rin ako kasi lahat ng promise ko sa kanya at naibigay ko. Naibigay mo nung nandun pa siya sa tamang wisyo. Nung wala pa siyang sakit. Oo, nung wala pa siyang demensya. So, nung may demensya na siya, na, ikaw? Wala na, para akong binagsakan ng langit at lupa. Wala. Kasi siya, si Mama rin kasi, ngayon nang sinusumbungan ko ng problema. Yung may siyempre, wala na, wala na, wala na. Pero, ano yan pa naman yung mga anak ko? Diyan, yun na yung lakas ko. Kasi sabi naman ng nanay ko, nung wala pa siyang sakit ng anak mo, nag-aamo yan. Mahalim yung mga anak mo. At huwag ka maghihintay ng kapalit na galing sa anak mo kung paano mo siya binuhay. Kaya ako anak, hindi ako naghihintay din ng kapalit sa inyo. Kaya yun ang ginagawa ko ngayon. Sabi ko sa mga, kibi, sabi ko sa anak ko, anak, hindi porke na pag-aral kita sa mamahaling eskwelahan, hindi porke ano. Huwag mo kong intindihin, okay lang ako. Ano yung buhay ko? Gusto kong maging maayos ka. Kaya ngayon, kay Maria, kaya naman ako, ano mo yun, siyempre maliit pa, haba-haba pa ipubunuin ko. Kaya, si Maria, oh, kasi okay na okay, may si Maria naman, si Maria na yung, ano ko. Siya rin ang dahil. Kaya nga, misa, kahit anong mangyari sa atin na, ang sakit-sakit na nangyari sa atin, may reason lahat yun kung bakit. It's either tinuturuan tayo ng leksyon or pinapatatag tayo. Was there a time na nakarinig ka mula sa isang mong kapatid? Lumaki na ulo mo? Meron, madalas. Pero yung hihintayin ko pa na ibalik nila sa akin kung ano yung naibigay ko, okay na ako. Again, meron na nga akong pamilya. Diba? Hindi na ba pwedeng lagi habang buhay karga-karga mo sila? Pag meron naman, nag-aabot naman, di ba? Pero sana pag hindi na pagbibigyan, huwag naman magsasalita na kung ano-ano.